Guys, ngayon na dito ako yan sa likod ng aming bahay at yun nga, mag-prepare ako ng aking taniman ng gulay guys. So yun guys, tara, samahan nyo ako at tayo yung maghahanda ng aking punlaan ng lettuce at saka pichay. So yun guys, tara guys. Guys, tayo ay mag-prepare ng aking pulaan ng tatanim na pichay at saka letos. Guys, kunti-kunti lang yung tatanim natin, pang sarili lang ito guys. Hindi siya pang benta. So, yes, sabay ako. So, yun guys, ay ito manumano natin na pipikuhin. Wala naman tayong pang-araro. Kaya piko lang guys. So ay magawa pa lang tayo ng punlaan ng ating patanim na pichay at letos. Dito guys ay pagkatihatiyan ko lang sila dito sa isang truck na ito. Parang sariling gamit. Walang kesa wala naman akong ginagawa kasi yan guys. Kaya ito wala akong ginagawa ay nagpatanim ako ng mga gulay-gulay. Kasi malaking bagay na kumita yung pang gulay. Hindi mo na kailangan magbilis sa palengke. Ay ngayon, napakamahal rin ang tindang gulay sa palengke. So, kailangan magtanim-tanim tayo para makasupid din. Ang guys, sa likod ko na yan. Ayan ito. Ito yung tanim kong sitaw. Nagbunga pa rin naman siya pero malapit na siya magpalipas. Nagahiba na ang ano niya. Kung malak ang marami pa. Ngayon, bunga pa rin pero hindi siya ganun kasi dahil ng karaan na marami bunga. Saka napansin niyo guys, ngayon siya init na bakod kasi marami pa nung ano dito, ang alagang manok. Kasi ginabakuran ko siya kasi yung mga alagang manok ay nakabitaw lang. Kaya yung kanyang bulak-bulak kinakain ng mga manok kaya hindi nabubuo yung bunga kapag kainin ng manok. Guys, natin na siyang papantayin, pantay-pantay natin yung durug-durugin ng lupa na yan. Kapag lagyan natin yung ating buto, maganda yung kanyang tubo. Pag yung dugdug ng ganyang lupa guys, nabis makapinitrit yung iba't yung aking sinatanim. Kaya mabilis na yung maglaki. Tapos mamaya, nalagyan natin siya ng yung compost, yung dagdag pataba at lupa. Para maganda ang kanyang bulas ng ating punla bago siya i-transplant. Guys, medyo open siya. Ayan, habang tayo ay nagpapalaki ng punla guys, ang gagawin ko naman ay mag-plat ko ng dilinisin ko yung pagkataniman. Masukal pa yung pagkataniman ko, pero iuna ko muna yung punla. Para habang nagpapalaki tayo ng punla, saka naman tayo natalinis ng nagpa-plat ng pagkataniman. So, kung matapos na yung ating pagkataniman, malaki na yung punla. Ano ba ito? Isprihan ng lason. Kasi yung ano pa dito. Yung langgam guys. Yun yung ano. Hinahangat na yung buto. Pinakain ng ano. Langgam. Yung langgam na pula. Kailangan ma-isprihan muna sa bago. Punlaan. Pag hindi ma-isprihan, kain na yung binudbud ko dito ng pula. Eh. Nakainin yung ano. Kung maraming langgam na kagad. Kaya may iba yan ito. Yun.
guys, dito ako ngayon sa aking taniman, guys, yung aking punla. Yung punla ko, guys, ng pitsay. Ano pa lang ito, guys, sana sa 15 days. Punla, hindi langanin pa siya, siguro mga ano pa, 5 days pa bago siya i-transplant. So ngayon, habang binahintay natin na siya ay pinapalaki yung ating punla, ang gawin natin ay gawa tayo ng ating taniman na, guys. So, lugar na to. Taniman natin. Napansin nyo, guys, merong bakod na net kasi maraming manok dito kaya kailangan nakakulong yung tanim natin, hindi yung manok. Marami kasi kung yung halagang manok, guys. Pinibitawan lang namin yung tanim namin sa kulong. Mag-prepare tayo ng taniman. Morning, guys. Dito tayo ngayon sa aking munting halamanan. Yan yung mga bago kong punla. Ano ng ulan, kaya medyo may kunting nasigla. So, yan, yung lagyan ko ng bakod, guys, kasi maraming manok kami dito, kaya kailangan bakuran para hindi mapasok ng manok. Kasi yung manok namin, nabitawan lang para makakain-kain ng mga damo sa paligid kasi yung mga native ng lalagay mo. So, yan. Mayroon kong daan ng pitsay, guys. Tapos dito pa siya itatanim. Yan, nakakayak na yung aking pagkatanim mo. Yan. Hula. Hula ko na yun, guys. Kaya na ano ng ulan. Kaya iba o, medyo may nasira. Yan. Tapos dun ba na sa kabila, guys, yung cut na ng tanim mo naman doon. Tanim tayo ng sikaw. Bagong tanim pa lang kaya hindi pa siya nag-asibol. Ayan. Ang aking munting halamanan. Ito sa likod ng aming bahay. Tapos yun, guys, ang isang puno ng niyog na kinakarita niya. Ginawa ko ng hagdanan kasi maliit ng puno ng niyog. Yan ang maliit lang. At ginawaan mo ng pakawawa naman siya. Maliit na matira. Ayan. Magpapila ka na sa rito. Akyatin natin. Makita tayo hanggang unang tal. Walang nang nagdami sa dalawang loob pa. Lima. Limang baitang. Yan ang milaman siya. Yan. Bula-bula to. May langgam. So normal naman yan, guys. May langgam. Yung parita ng tuba. Yan. Parita natin. Guys, dito ako sa aking taniman ulit. Simula tayo, guys, na mag-transplant. Mag-transplant tayo ng punla. Ayan, guys, yung aking tanim na pitsay ay nilipat ko na, guys. Yung punla, ito yung
Salit na natin. So, next, magkatanim na tayo. Hindi ako binunod ko nila. Binunod ko nila. Magkatanim na ako yung umaga. Langan ko guys, kumusta nila. Yung dalang niya yung sa halos mga ano siguro 6 inches paglado o 5 inches yung tansa lang hindi sila mag-ano kasi magabanggaan yung rumalaki na. Okay guys, ito na yung aking after 27 days ito na yung aking pitsay na tanim. Yan na sila, ready to harvest na yun guys. Yan na. After 27 days, yun yung mga pinanin ng pichay. Yung iba dyan guys, hindi pa malaki kasi hindi sa sabay na tinanin. Yan na. Kabila. Yan yung mga huli kong tanim guys. Yung kabila na yan. Sila sabay-sabay ng tanim para hindi rin sasabay harvestin ang sarili lang naman guys. Pero pag yung may gusto namang magpili na kahit pang gulay-gulay lang pwede naman yan sa kabila, tapos sa kabilang side naman guys meron tayo ilang puno dito tanim na yun sitaw, pero bagong ano pa lang yun guys, simula gaano pa lang kasi bull yan. May tatlong plot tayo dyan na sitaw. Ito pa lang ito guys, bago pa lang ito, mga ano pa lang ito, mga 12 days ito sa kabila yun, sa 25 to 7 days na ito. Itong mga nauna ko, dalawang plot na medyo mahaba. Yun ay pwede na siyang gulayan guys. Harvest tayo mamaya at gulayan natin.